ating banal na misa, isama natin sa ating panalangin Elenita Kaskasan and family, Wilma Domingo, Katrina Elpa, Lourdes Elpa, Erika Takeoche, Bong and Helen Adon and family, Vangila Villanueva and family, Attorney Jeffrey Coronado, Carol Coronado, Martinez family, Elena Agos and family, Nikki Rabaya, Pilarca family, Ellen Bacosin, Veronica De Vera, Ellen Rosita Lucindo, Sofia Corazon Castillo, Maria Cecilia Mendoza, Marivic Olivia Garcia, Waldin Ang, Erma Ramirez, Teresita Katibog, Hermi, Arlen, Mia, Gian, at Altagracia Balani. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Edward Namit, Hasmin Sibilia Lim, Marivet Doroen, Amalia Henyoso, Efrain Alcover, Desiree Aranas, Larilyn Pontinieles, Maricel Mariano, Raquel Ragodo, Renato Bulanadi, Enrique Alfaro, Rosene Correa, Jo Katrina, Protonel, Evangeline Lacap, Zarina Harlide, Tinaida Arce, Rafaelito Francisco, Chairman Violeta Decena, Lolita Lagman, Carmelita Lacerna Lakidan, Elisa Frias, Renz Hermer Palma, Emerlita Cerdanya, Josephine Prudente, Violeta Samyo, Roda Ecporeda, Christy Lick, Marivec Pilarca, Estelita, Roth Anelio Santos, Eva Samyo, Lolita Ranchero, Maria Ordonia, Edna Placio, Maria Clara Torifiel, Honorio Guevara, Lita Esquilio, Jeneline Plabiano, Erlinda Alberto, Olivia de Guzman, Domino Bonasili, Catalina Alba, Rolando Acuna, Elvera Ontalan, Enrique Abalateo Jr., JVP, Los Manalo, Josefa Abaygar, Julius Judito, J.U. Campos, Aileen Aranas, Grace Ablanes, Jose Ferro, Rosalina Mopa, Alejandro Herrera, Ray Marmon, Wilfrido Despe, Winifredo Flores, Erenia Bodard, Ferdinand Robio, Maria Saibel Centino, Teddy Bagyo, Lee Aranista, Nemia Siladan, Erasmo Belo, Hel Andigna Kalina, Hansel Palarca, Raul Rodriguez, Menchi Basco, Emmanuel Bueno, at Lucas Impino. Natatanging kahilingan ni Lalo Alcover, Stephen Court Robles, Carlito and Aura Madayag and family, Cherry Manzano, Hernando Cuaterno, Arcilia family, Lydia Kaskasan, Doktora Felisa Casamayor, Mary Grace Manalili, Gillette Yopanco, Christina Martinez, Nina and Miko Martinez, Nico Martinez, Hazel Oy, Priya Martinez, Nikki Ancha Martinez, Ahirico Pixon, Banji Villanueva, Joey and Ludi Bulahan, Marieta Garcia and family, Stephanie Arcilla, Nestor Fajardo, Andy Fajardo, Roger Faustino, Tote and Edna De Ramos, Alvin Mark Gregory Albano, Emerson Manahan, Adeline Ferrer, Judith Asuncion, Alexa Ortez, Eleni Jane Tan, Grace and Hershey Barbosidad, Peru family, Maria Elena Stanislao, Maria Marie Gallardo, Ibanez and Sebastian family, Erlinda Deloria, Eva Elena Locero, Erma Ramirez, at Teresita Katibog. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Dario, Dorotea, Father Odon de Castro,
Monsenyor Albert Binos, Alicia, Father Angeleno De Feo Jr., Monsenyor Norberto Habos, Marlon, Loisa, Elizabeth, Gestoni, Mary Ann, Arnel Balse, Esther, Ernesto, Rochelle Cabanayan Morales, Tres Enrico, Clarita, Catherine, Renato, Dorico, Mary Jane, Sheila Ann, Amelia, Solita Ann Hector, Jesus, Caridad Flor, Marites Calara, Merna Mindanyo, Jose Noli Colinares, Loisa Bersaba, Cirilo, Lucina Briones, Rosita Albano, Hector Karangan, Florentina Agolto, Jaime Coronado, Benjamina Agolto, Rosauro Santos, Domingo Elpa Senior, Lourdes Coronado Elpa, Angelina Regalado Pineda, Dr. Julianito and Lorna Mercado, Eric, Asita, Leonora, Edelberto, Leonardo, Godofredo Senior, Monsenyor Josefino Ramirez, Reynaldo Cascasan, Basilia and Laureano, Juan Paulo, Rodrigo Maranan Senior, OG and Jason Gamboa, Carl Mangundayaw, Nelia Camba, Rodolfo Perlata Senior, Rinaldo Androhelio, Ignacio Jr., Tessie David, Robby Tipon, Aurora, Renato Oy, Pater Nolos, Princess Maria Acosta, Loreto Payas, Corazon Filomino Saberon, Rosina Castro Cruz, Erwin Bismanos, Bernardo Cabrera, Francisca Magbitang, Rosita Harbder, Herminio Villanueva, Anthony Vargas, George Agaben, Norma, Romel, Franz, Elizabeth, Aida, Martin, Engraciano Labnao Sr., Benedicta Francisco, Fermin, Eleza, Asuncion, Jose Sr., Rodolfo Jimenez, Emia, Josifa, Vicente, Jesse, at Rosalio Balani. Para sa lahat ng kaluluwa, alay ni Venus Morancel, tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus,
papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Gandang gabi po. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon, ang ating pong Cora Paroco, Reverend Father Douglas D. Badong. Lihim ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugi ng gitara, at ang kaaya-ayang lira. Paninyo ang trumpeta, kaya Panginoon'y dinggin, ang landas niya'y tahakin, habang buhay ay purihin, kagandahang loob niya sa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang pagmimisa sa bisperas ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Awaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan, inuuri ka at ipinagdaraan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng Langit, lamang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw ang galis mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklong sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu sa luwalhati ng
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilingap mo ang iyong abang alipin at bukod mong pinagpala upang maging inang tunay ng iyong anak na sumilang at nag-akyat ngayon sa langit sa kanya. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kaming mga tinubos ay marapatin mong itampok sa langit sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga kronika. Noong mga araw na iyon, tinipo ni David sa Jerusalem ang buong Israel upang dalhin ang kabanantipan sa lugar na inilaan para dito. Tinipon din niya ang mga saserdote at ang mga Levita. Pinasan ito ng mga Levita sa pamamagitan ng mga pingga ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Iniutos din ni David sa mga pinunong Levita na pumili ng mga kasamang marunong umawit at tumugtog ng kudyapi, alpa at pumpiyang. Ipinasok nila ang kabanantipan sa tuldang inihanda ni David. Naghandog sila ng haing susunugin at handog pangkapayapaan sa harapan ng Diyos. Matapos ang paghahandog, binasbasan ni David ang mga tao sa ngalan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Bumangon ka, Diyos na banal, sa trunong kaban ng tipan. Tayo pong lahat. Bumangon ka, Diyos na banal, sa trunong kaban ng tipan. Aming nabalita na nasa Bethlehem ang kabanang tipan, sa bukid ng Haar, naming nasumpungan ang aming sinabi. Ang templo ng Poon ay puntahan natin sa harap ng trono, siya ay sambahin. Tugon. Bumangon ka, Diyos na banal, sa trunong kabanang tipan. Ang mga saserdote, bayaang maghayag ng iyong pagliligtas. Ang mga hinirang sumigaw sa galak. Sa lingkod mong David, may pangako, ikaw, Panginoon namin, ang piniling hari ay huwag mong itakwil. Tugon? Bumangon ka, Diyos na banal, sa tronong kaban ng tipan. Pinili ng Poon na maging tahanan ang lungsod ng Siyon. Ito ang wika niya. Doon ako titira pang habang panahon, ang paghahari ko'y magmula roon. Tugon. Bumangon ka, Diyos na banal, sa trunong kaban ng tipan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kapag napalitan na ang walang pagkabulok ng nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ang namatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang lakas ng kasalanan ay magmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, maupo po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes at ito pong pagmimisa natin ay pagmimisa para sa Bisperas na Kapistahan dahil ito ay solemnity o dakilang kapistahan ng pag-aakyat kay Maria sa langit. Base po sa mga kwento at mga pag-aaral, nang mamatay po si Maria, ito ay kanilang inilibing sa isang lugar doon sa Jerusalem. Sabi po, no, yung mga alagad, no, na nakasama pa at buhay pa nung panahong iyon, ay inilibing ito doon sa isang simbahan na ngayon ay nasa Jerusalem. At sa kanila pong yung sa pangyayari, nakita na lang nila na wala na ang katawan ni Maria. Kaya ito po ay pinaniniwalaan at idineklara ng simbahan bilang isa sa mga apat na dogma tungkol kay Maria. Na si Maria, matapos ang kanyang buhay dito sa mundong ito, ay iniakyat sa langit, katawan at kaluluwa. Kung si Jesus kasi, si Jesus may kakayahan na umakyat talaga sa langit. Si Maria bilang tao, dahil sa kanyang naging bahagi sa kaligtasan na plano ng Diyos, ito ay iniakyat sa langit. No? Yung kaya nga tinatawag natin siyang Our Lady of the Assumption. Malinaw po ba? Okay. So bakit ba naiakyat sa langit? Pwedeng itong bagay na ito na mapagnilayan natin, si Maria ay iniakyat sa langit hindi lang dahil, no? Kasi siya yung ina ni Jesus, siya ang ina ng Diyos. Nararapat lamang na siya ay iakyat sa langit. Parang yung gantimpala kay Maria, pero higit sa pagiging ina kung bakit siya naiakyat sa langit. Kundi yung kanyang pagsunod sa salita ng Diyos. Hindi lang siya basta nakinig, kanya itong tinanggam at isinabuhay at sumunod kay Jesus hanggang sa kamatayan nito sa krus. Hindi umalis si Maria. Eh hindi lang basta naging ina. Oy, ako ang ina, kaya okay na, sitim-priti na, wala na akong gagawin. Hindi eh. Nagpatuloy ang kanyang misyon na mailapit ang mga tao sa kanyang ina. Kaya kung kanina narinig ninyo sa unang pagbasa sa aklat ng Kronika, ang sabi po doon, napakasaya ng pakiramdam ni David at ng mga tao nang makita nila ang kaban ng tipan. Yung kaban po, no? Alam mo, yung tabernakulo na tinatawag, na naglalaman ng utos ng Diyos, naglalaman ng mana, ng pagkain na pinrovide ng Diyos sa mga Israelita. Nung makita nila ito, nung inilagay nila sa, no, sa yung pasanan, labis yung kagalakan, yung kaban ng tipan. At si Maria ay tinatawag nating kaban ng tipan. Dahil mismong sa katawan niya, naroroon ang pangako ng Diyos, ang tipan ng pangako ng Diyos. Kaya siya yung naging, no, luklukan ng Diyos. Kaya ganun din ang pakiramdam natin
bagamat kini-question ng marami, bakit natin sinasamba si Maria? Ay, hindi naman natin sinasamba, pero sa tuwing nakikita natin si Maria, kahit anong titulo man yan, dito sa atin, ang mahal na birhen ng solidad. Kapag inilalabas natin yung kanyang larawan, yung kanyang imahin, marami sa atin yung talagang labis na nasisiyahan at dahil minsan yung sa sobrang saya, naiiyak pa tayo kapag nakikita natin si Maria. Dahil si Maria ang kaban ng tipan ngayon. Nagdadala kay Jesus para mapalapit tayo ang kanyang mga anak ay madala sa langit. Ngayon, tingnan natin. Karamihan po sa inyo dito, mga nanay, mga ina. Hindi lang basta babae, kasi hindi naman natatapos dun. Pwedeng babae ka, pero hindi ka ina. Malinaw po ba? Okay. Tingnan natin, no, kung bakit sinabi ni Jesus, mapalad, no, mas mapalad. Minsan sinasabi niyo, maswerte kayo kasi nanay na kayo. Pero kung ngayon ba, halimbawa, sa tingin niyo ba, yung mission niyo sa pagiging ina, makakarating kayo sa langit? Yung mga nasa online, yung mga nanay dito, kung mamamatay ba kayo, sa tingin po ninyo, nagampanan ba ninyo ang inyong mission para masabing, sige, pasok ka sa langit? Ano ang ipinagmamalaki ninyo? Kasi sabi dito, oh, ang swerte naman ng babaeng nagdala sa iyo at nagpasuso sa iyo. Ang swerte naman ng nanay mo. Parang ganun yung sinasabi. Kasi, wow, sikat sa Jesus eh. Big time. Eh, kung kayo po ang tatanungin, ano ang ipagmamalaki ninyo bilang isang ina? Uy, sagot. May pinagmamalaki niyo kasi minsan, no, maraming mga nanay, parang iba din yung dating. Yung dating na parang ang yabang kasi nakapagpatapos ka ng anak. Meron kang doktor, meron kang lawyer, meron kang police, meron kang mga professional na yung mga anak ninyo. Wow! Ipinagmamalaki mo yan. Hindi naman masama yan, no? Pero ang pinaka number one na dapat mong ipagmalaki ay yung nakilala ng anak mo ang Diyos dahil sa iyo. Kasi marami, okay, na pagpatapos mo, professional na, pero nasan sila ngayon? Ang tanong, nasan sila? Kaya huwag kayong titigil sa pagdarasal. Ipagdasal ninyo na sana makilala at makita ng inyong mga anak ang Diyos. Para kung sa ganun, bago man lang malagutan kayo ng hininga, talagang magiging panatag kayo, Lord, okay na, kunin mo na ako, Lord. At sana, Lord, na ipakilala kita sa aking mga anak. Ay, nakakalungkot na marinig may mga ina na kinalimutan na ang anak o kinalimutan na sila ng anak, wala nang pakialamanan. Matapos mong pakainin, matapos mong ibuhos ang lahat. Pero yun nga po, no? Baka nag-fail tayo doon sa isang bagay na napakahalaga. Yung ipakilala ninyo ang Diyos sa kanila, ang ituro sa kanila. Bago pa nila matutunan ang lahat ng mga bagay sa mundo, ay yung unang-unang matutunan nila ang utos ng Diyos. Kung nagawa mo yan, kung nagawa po ng mga nanay yan, sigurado akong makakasama nyo rin ang mahal na birhen sa langit. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa
Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroona ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay namang muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Iniakyat ang katawan at kaluluwa sa kaluwalhatian, nagniningning si Maria bilang isang dakilang tanda ng ating walang hanggang hinaharap bilang simbahan. Bilang mga mananampalatayang patuloy pa rin naglalakbay patungo sa kaharian ng langit, ihatid natin kasama ni Maria ang ating mga panalangin sa Diyos na ating Ama. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang simbahan, naway asamin natin ang muling pagkabuhay na ipinangako ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa mundo, naway maging mga kasangkapan ng kapayapaan sa mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano, naway makatagpo ng pagkakaisa sa paglapit kay Maria, ang abang lingkod na itinaas ng kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makabanaag ng pag-asa sa kaluwalhatian ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga patay, naway muling mabuhay kasama ni Kristo at magdiwang na kasama ni Berhing Maria at ng mga santo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa mga may sakit, ganun din ang mga natatanging intensyon at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, ito pang paghahain natin ay kalugtan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan,
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong pag-aakyat sa langit sa mahal na ina ng Diyos, tanggapin mo ang ipinagdiriwang na paghahain ng tipan at dangal sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa pagtanaw ng utang na loob namin kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na Birhen sa langit, ang pasimula't larawan ng laan mong masapin ng tanging sambayanang sa iyo'y nananalig. May pag-asa at kasiyahan kaming sa iyo'y papalapin. Di mo pinabayaang dumanas ng pagkaagnas ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak noong siya'y maging di na iba sa aming lahat upang kami hatian sa kanyang buhay na ganap. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mo tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isang isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa iyong hapag ay namamakaawang palayain mo sa lahat ng bitag ng kasamaan, pakundangan sa aming pagdiriwang ng pag-aakyat sa Ina ng Diyos sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Humayo na tipay yung pagkaling at habang sa buhay pag-ibig at katangahan tanda ng kanyang karya sa panahong tigang ang lupa sa panahong ng anisagana sa panahong ng digmaan at sa panahon ng kapayapaan, umayo na tipayan, kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan.
kaharian.